Babala ng ilang tech experts, mas magiging talamak at mas kapani-paniwala ang iba't ibang uri ng online scam dahil sa artificial intelligence. Narito po ang aking report. May mga gawain ng pinadadali at pinabibilis ang artificial intelligence o AI. Ang pagbabarista sa bar halimbawa, kaya na raw gawin ng AI robot na si Adam. Pero kabilang din sa mga pinadadali ng AI ang panluloko, gaya ng pangungopya ng boses, na posibleng ginawa raw sa fake videos ng ilang reporter ng GMA Integrated News. Meron ngayon isang Mama Mary necklace na galing pang Vatican. Dahil sa AI, titindi pa ang online scam ngayong taon ayon sa Scam Watch Philippines. Dati, pag wrong grammar yung nagpadala sa'yo ng email, scam yan. Ngayon dahil sa AI, ipapasok nila sa ChatGPT. Mas realistic na rin daw ang mga scam dahil posibleng hawak ng mga scammer ang personal information mula sa mga nahack na ahensya. Hyper-personalized scamming techniques. Kahit sino pwedeng maniwala dahil perfect na yung grammar, yung mga links nila mukhang totoo na. Lalala rin daw ang pagnanakaw ng impormasyon mula sa mga cellphone, lalo't ginagamit ng mga ito sa financial transactions. Titindi rin daw ang scam sa marketplace ng Facebook. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, umabot sa 13,000 ang verified complaints tungkol sa scam sa marketplace mula lang noong November 2023. Pinaa-aksyonan na raw ito ng CICC sa may-ari ng Facebook na Meta. Bagal nila kumilos eh. They're supposed to be self-regulating. Yes. Example, na-identify na scam ito. Nag-appear bagong name, pero ang IP the same. All they have to do is just block that IP. Yeah. Kapag di pa umaksyon ng Meta, mahaharap daw ito sa penalties and sanctions. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Meta. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.